Magandang umaga po. Kapapasok lang na balita, pinasasara ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Export and Industry Bank. Tulad nga po ng ating nabanggit ay nag-takeover na po ang sa pamamahala ng bangko ngayong araw itong Philippine Deposit Insurance Corporation matapos nga pong ipasara ng Monetary Board ang Export and Industry Bank. Dahil dito ay sisimulan na nilang pagsamasamahin ang mga pag-aari ng naturang bangko para ma-verify ang mga bank records dito. Siniguro rin ng PDIC na matatanggap ng lahat ng mga interdepositor ang insurance sa kanilang mga ipon sa bangko sa lalong madaling panahon. Kaugnay po rito ay makakausap natin ngayon si Ginoong Nestor Espinilla, ang Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga po, Ginoong Espinilla. Hello, yes. Good morning. Si Ruth ba ito? Yes, sir. Kakamustahin lang po namin kung ano po ba yung mga naging dahilan kung bakit napasara po itong Export and Industry Bank, sir. Okay, kasi kagabi, nag-decision na yung Monetary Board na ilagay under tinatawag nating receivership yung bangko, ang Export and Industry Bank. Ang naging dahilan nito kasi nung earlier yesterday afternoon, mga bandang after lunch, nagsabi ang bangko ang pamagitan ng kanyang presidente na di nila kaya nang sagutin yung mga deposits na magmamature. At dahil dito, ang desisyon nila ay wag na magbukas ngayong araw to, April 27. Given that kind of information, nag-desisyon na kaagad ang Monetary Board na ipatupad ang batas, ilagay sa receivership ang bangko para naman maka-take over kaagad ang PDIC na siya namang ginawa ng PDIC kaninang umaga para ang mga depositors din ay maumpisahan na nilang mabigyan ng deposit insurance sa kanilang deposit insurance claims sa lalong madaling panahon. Mr. Espinilla, gaano po ba karami yung depositors nitong bangko sa ngayon po? Gaano karami yung maapektuhan? Base sa records namin, mga 50,000 ang kanyang depositors. 50,000. So ano na pong mangyayari doon sa kanilang mga pera na naka-impukpo dyan sa bangko na yan? Okay, sa base rin sa ating sistema, ang PDIC ay merong tinatawag na deposit insurance. So yung 500,000 up to 500,000 na deposito ng isang borrower na isang depositor ay sasagutin agad ng PDIC. So when do we expect that to happen? Paano po yung processing? Ano pong pwedeng gawin ng mga depositors sa ngayon? Ang unang kailangan gawin ng mga depositor ay mag-file ng claim sa PDIC. Para sa ganyang proseso, mag-convene ka agad ng depositors forum ang PDIC. At yung mga claims na yan, normally pwedeng i-sumite ng isang depositor sa branch din ng Export and Industry Bank. Kung saan naman merong mga tao ang PDIC para tumanggap nito. Palagay ko either nagpalabas na rin ng instruction ng PDIC sa media o ipapalabas na rin nila ang instruction. Pero ganito ang karaniwang proseso. Pwede na po ba gawin yan ngayon ng mga depositors at pwede na sila pumunta doon sa kanilang mga branches para po ayusin po yung ganyang proseso po? Alam mo kung hindi man ngayong araw, baka siguro bukas. Kasi di ko rin alam kung nakahanda na yung mga taga-PDIC na tanggapin na yung claims. Maaring ganun, pero para sa ganyang bagay, siguro pwede mong interviewin si President Val Araneta ng PDIC kung ready na silang tumanggap na yung araw. Last na lang po, pakiulit po yung pagtitiyak natin doon sa mga depositors na meron naman pong proseso at magiging maayos naman po just in case at yung mangyayari after nga nitong mag-takeover na po ang Bangko Sentral dito sa kanila. Alam mo, gusto ko rin sanang ipaliwanag na karaniwan ang dahilan kung bakit naantala yung pagbigay ng deposit insurance claims ay kung magulo yung records ng isang bangko. Pero dito sa bangkong ito, ang tingin namin ay hindi man magulo ang kanyang deposit records. Kaya palagay ko, mas mabilis na makakakilos ang PDIC para masimulan yung proseso. Mahirap na magbigay ng exact date kung kailan mag-uumpisa kasi nga kailangan pa rin naman nilang tingnan ng mga records ng bangko. Tsaka gusto ko rin sanang sabihin na during the receivership period, 90 days po ito, pwedeng tumanggap ang mga ng rehabilitation program
ang PDIC na manggagaling maaari doon sa may-ari o doon sa iba pa mang interesado. At kung sakaling meron namang may submitting maayos na rehab plan, maaari pa rin hong magbukas ang bangko kung sakaling merong ganung sitwasyon. At kung ganun, ang mangyayari, not ang depositors ay maasikaso. So antabayanan na lang po ng mga depositors yung abiso pa ho mula dito sa Export and Import Bank at mula po sa inyo sa Bangko Sentral. Maraming salamat po Ginoong Nestor Espinilla, ang Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Ruth Cabal.